Doon ko ipapagawa ang pinaplano kong eskwelahan. Oh! Winner! Winner! Hanggang ngayon ay naninibago pa rin talaga ako sa iyong paraan ng pananalita. Gen Z na Gen Z. Ngunit hindi ba? Hindi nag-aaral ang isang tao para makakuha lamang ng malaking pagkakakitaan. Nag-aaral ka para matuto at maliwanagan ang iyong isip sa mga bagay at paniniwala na nagpapaliit at nagkukulong sa iyo. Ang lalim nun. Uy, ang ganda nun, guys! Hello guys, good morning or good evening kung nasan ka man ngayon. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, dating gawi, gagawa tayo ng reaction video for Maria Clara at Ibarra. Episode 17 na tayo. So as usual, bago yung reaction natin, gagawa tayo ng maikling recap sa nangyari kahapon. So naalala ko si Sisa at si Clay pumunta dun sa kumbento para kausapin yung sakristan and sabihin na hindi na papasok yung mga bata kasi nga nalaman ni Sisa galing kay Clay na sinasaktan ng pari yung mga bata. So hindi na nila hayaang bumalik pa doon sa kumbento yung mga bata. Pero alam naman natin na makapangyarihan yung kura at gagawin ng lahat para mabalik yung mga bata doon. So yun yung nakakatakot doon. And pangalawang nangyari is nakita nung sakristan na magkasama si Ibarra at si Clay doon sa bahay ni Ibarra na padaan yata siya. Tapos nagsumbong kay Padre Salvi. Siyempre, itong Salvi bilang isang bida-bida at may pagkamarites din, pumunta ka agad doon kila Maria Clara para magsumbong. Tapos parang pinagsiselos niya si Maria Clara. Sabi niya may babae daw doon sa bahay ni Ibarra at iisang bubong lang sila. And maganda daw, bah. Marites nga talaga, legit. And parang ang plastic niya doon kasi hindi naman siya nakakita pero grabe siya magdadag ng kwento and nakakainis yung ganun. So maraming na ano doon na visit doon and that includes me talaga. Nakita niyo naman kahapon. And naalala ko rin si Maria Clara hindi makatulog. Pinapatulog nga siya nung tiyahin niya kasi nga nag-aalala siya doon kay Ibarra na baka may ibang babae nga daw. Tapos tinawag na nga yung mga santo nung natulog na siya. And last na naalala ko, si Clay at si Ibarra nag-uusap dun sa bahay ni Ibarra. Parang nasa study si Ibarra or something. Tapos parang may plano na pupunta sila sa lugar kung saan ipapatayo yung school ni Ibarra. So yun yung last scene kahapon na naalala ko. I think ready na tayo for today's video. So without further ado guys, let's go check this out. Ayan, medyo tahimik ako today kasi kulang yung tulog ko so medyo mababa yung energy. Mababa yung energy. Okay, ready? 1, 2, 3. Hindi ko na kayo papahintugutan na bumalik pa sa simbahan. Hindi ko ahayaan na may manakit pa sa inyo. Ngunit baka po magalit sa atin ang mga kura. Hindi lang po kami ang parurusahan niya, inay. Maging kayo rin po. Paparoon ako sa simbahan. Kakausapin ko ang sakristan mayor o ang kura. Kaya ho pala malakas ang loob ni Aling Sisa na magpapasukin dito ang mga bata. Dahil marahil nasulsala ni Ginoong Ibarra. Lalo tila ikakilala niya yung babaeng kasama kanina ni Aling Sisa. Tila dayuhan ng dalagang yun sa bayang ito. At kasama ka mo ni Ibarra sa kanyang tahanan. Ganun na nga ho, Padre. I know what that means. Chismoso din ba? Yung hindi. Mali yung akala mo. Pala-assume ka kasi. Tignan mo nga, ang bagal ng pagpaypay ko, di ba? Ang ibig sabihin, ayoko talaga sa'yo. Nakita ko nga pala ang iyong novio kanina sa kanyang tahan. Nang nakita ko siya kanina, may kasama siyang babae. Chismoso. At balita ko pa. Tignan niya nung nagkakwento siya. Sa iyong isang bubong. Talagang kinakabahan mo ako. Paano nga kung totoong sinasabi ng kura? At bakit naman ikaw ang kakabahan? Hindi ba ang dapat nakabahan ay yung si Crisostomo at yung babae mo? Kaya pumirmi na lang tayo dito at malalaman mo rin ang katotohanan. Ay, magandang araw po, Senyora Isabel at Senyorita Maria Clara. Simon, nasaan mo si Crisostomo?
Kaalis lang po nila, Senyor Ibarra. Sayang hindi ho kayo nag-abot. Saan ho sila nagtungo? At sino ho yung nila na tinutukoy ninyo? Itong kasama ni Crisostomo, babae pa siya? Opo, si Senyorita Clay po. Senyorita Clay? Opo. Itong babaeng ito, ito ba yung tinatawag nilang maganda? Opo, maganda po si Senyorita Clay. Kasi po, ang lahi po nila, Senyor Ibarra, magaganda. Nasa lahi ho? Opo. Pinsan po ni Senyor Ibarra, si Senyorita Clay. Kaya hindi katakataka na maganda siya. Magpinsan sila. Bakit po, Senyora? Nalimasmasan yung wala ano naman. Yung dalawa. Gracias. San Antonio, San Rafael. Maraming salamat. Pasalamat ka agad siya. Wow, ang ganda ng lugar. Oh my gosh. Grabe, oh. Drone shot pa to. Lahat po talaga ito, lupain nyo? Lahat ng natatanaw ng iyong mga mata. Grabe ang yaman nila, Ibarra. Grabe, ang laki! Nakikita mo ba ang patag na yun? Doon ko ipapagawa ang pinaplano kong eskwelahan. Oh! Winner! Winner! Hanggang ngayon ay naninibago pa rin talaga ako sa iyong paraan ng pananalita. Gen Z na Gen Z. Ngunit hindi ba? Kaya-aya na doon ipagawa ang paaralan? Malawak. Mahangin. Ang daming puno at greenery sa paligid. Perfect na perfect. Tama perfect. Nandyan itayo ang school. Sana'y sa pamamaraang ito ay mabigyan ko ng papuri ang pangalan ng aking ama at magamit sa wasto ang iniwan niyang pamana. Balang araw, Miss Clay. Uunlad din ang bayang ito. Lalo na't kung makakapag-aral ang lahat ng mga kabataan dito dahil sila ang bagong henerasyon na mag-aangat sa San Diego. Na magiging huwaran ng bawat bayan sa buong Las Filipinas. Nagpapabilib si Clay, no? Mamaya, pagkapananghali, eh dadalawi natin ang tahanan ni Don Rafael. Ano, Senyor Ibarra at Ate Clay, inay? Oo, anak. Dadalawi natin sila. Nais ko din sila dalhan ng ilang piling ng saging na aaningin ko mamaya. Yung bigas tinapon. Yan ang pasasalamat. Ala. Buti nga po sila sa amin, inay. At sabi po ni Ate Clay, pag-aaralin daw ho kami ni Senyor Ibarra. Siya nga? Pangarap ko po yun, inay. Pangarap ko po na makapag-aral po kami ni Kuya. Maaari ko ba yun? Yun nga rin ang isa kong sadya sa kanila, mga anak. At ipapakiusap ko talaga sa senyor na makapag-aral kayo. Hi, Panginoon! Salamat po! Ang cute ng bata. Itong bahay na to ginawa lang daw nila eh. Ng mga, ng team ng... Gandang umaga sa inyo, Kaya Clara. Sir. Ang ganda ng pagkagawa. Ang galing. Ayun na. Magandang umaga rin ho sa inyo, Mang Renato. Ano ang atin? Pinababalik ng kura ang mga bata sa simbahan. Hindi siya pumayag na tumigil sila sa kanilang paglilingkod. Mawalang galang lang ho, Mang Renato.
Ngunit may karapatan din naman ho ako magpasya para sa mga anak ko. Hindi ho ba? Sa pagkakataong ito ay wala ho kayong karapatan. Lalo na malaking bilang ng salapi ang nawawala kay Padre Salvi. O yan na. At iisa lamang ang aming hinala kung sinong nagnakaw nito. Wow! Ang ngayong bunso, si Crispin. Galing! Ang galing nyo! Ah, basta. Perfect! Bumalik kayo sa simbahan. Kundi, baka ipadala rito ng kura ang mga kwadrilyos o gwardiya sibil at ipahuli ka. Wow, hey, mga demonyo! Grabe! Yung mga bata pa talaga nagnakaw. Huwag naman ako. Grabe. Ina, ikaw pa talaga ninakaw sa lupi ng kura. Hindi po ako masamang tao. Kawawa sila nito. Alam ko yun, anak. Galing na mga bata. Naniniwala sa'yo ang nanay. Naniniwala ako sa'yo. Ang galing ni Andrea. Ang galing na pagka-setup ng bahay dun sa mga ano, sa gitna ng mga puno. Naniniwala po ako sa mga pangarap niyo, sir. Kasi kapag ang isang tao ay tapos ng pag-aaral, mas meron siyang oportunidad na makahanap ng magandang trabaho na may malaking kita. Malaking kita talaga. Ngunit Miss Clay, hindi nag-aaral ang isang tao para makakuha lamang ng malaking pagkakakitaan. Nag-aaral ka para matuto at maliwanagan ang iyong isip sa mga bagay at paniniwala na nagpapaliit at nagkukulong sa iyo. Ang lalim nun. Uy, ang ganda nun, guys. Grabe. Nakakatuwa naman. Agad bang tinugon ng langit ang iyong mga panalangin? Tila lumulusot sa iyong mga iti ang iyong kasiyahan. Nagpasalamat ho ako sa Diyos, Tia. Akala ko kasi talaga ay may iba na ang aking nobyo. Salamat po at tapat naman ho pala siya sa akin. Ngunit ang ipinagtataka ko lamang ay kung bakit hindi sinabi sa atin ni Crisostomo na sa kanya nakapisa ng kanyang kaanak na babae. Maaring nakaligtaan lamang ho niya sabihin, Tia. Pero hindi ho bale. Ang mahalaga ho. Ang ganda ng lugar, no? Ay tapat naman ho pala sa akin ang aking katipan. Saan ba yan, guys? Yung maraming ano, steps. Galing ng ano nila, ng mga locations nila. Inay, talaga ho bang babalik kami sa simbahan? Pasensya ka na, anak ko, ha? Wala tayong magagawa, eh. Ayoko naman ipahuli ka ng kura. Hindi mo sasaktan na naman ho kami. Yan lang. Mahirap dati. Kita ng mata ko. Huwag nasan na lamang kayo, ha? Magpapakabait kayo sa kura. Sikapin na huwag siya magalit sa inyo. Ngunit, hindi po talaga ako nagnakaw. Alam ko yun, anak. Alam ko. Kaya iingi tayo ng tulong, ha? Sige na, pumasok na kayo sa loob. Basilio, ikaw na bahala sa kapatid mo, ha? Huwag po kayo mag-alay na. Hindi ko po abayaan si Crispin. Ang babata pa nila. Inay ko. Nakakaiyak naman to. Naiiyak ako kasi baka last na lang nila na hug to. Or pagkita na buhay yung bata. Sige na, mga anak. Nakapaa pala talaga sila, no? Nakapaa lahat ng mga Indio.
heavy naman ang usapan, sir. Hindi na carry ng brains ko. Pero sa totoo lang, hindi pa rin talaga ako makamove on. Grabe, ang laki ng lupain niyo. Oh, ganda ng shot talaga. Halos abuti ng isang araw bago malibot ang buong hacienda. Hacienda? Ganong kalawak ito. San kaya ito, guys? Kayo na lang po ba namamahala nito? Pagmula nang mawala ang papa, ako na lamang ang tagapagmana at namamahala dito. Ang laki pala ng responsibilidad niyo. Kakayanin niyo ba yan? Marami rin mga magsasaka na umaasa dito kung kaya't hindi ko sila maaaring pabayaan. Kalapat. Ulan. Ay, umuulan. Kala ko kalapati. Hindi kaya sa ulo. Yung tunog. Wow, may kubo pala dyan. Ang ganda. Sa gitna ng dalawang puno na naman. Wow. Ay, lumakas yung ulan. Ito na yung scene nakakato. Hopiang di Mabili. Scummy version yung sa kanya. Sa tabi, dahil walang silbi, itinapon kagabi. Itinapon kagabi. Ay, naawit mo. Ay, isa nakakatawa. Nung bata pa ako, kinakanta namin yan. Pero pa-joke. Hopiang di Mabili, may amag sa tabi, dahil walang silbi, itinapon kagabi. Hopiang di Mabili, ay, di Mabili pala, may amag sa tabi, dahil tinuruan niya pa talaga. Itinapon kagabi. Talaga. Sira. Ay, lamig. Papa, diba, masama yung pakiramdam niya. Naalala niyo yung tatay niya. Ah. Sinong artista yung batang Ibarra, guys? Ah. Sir Ibarra. Bakit nakangiti ka? Naalala ko lang nung bata pa ako. Madalas kaming maligo sa ulan ng aking papa noon. Ito ang ginagawa namin katuwaan. Kahit nung nasa Europa na ako, lagi ko siyang naalala tuwing umuulan. Naligo din siya. Ulit. Samahan mo ako, Miss Clay. Huh? Ala! Masaya to! Halika na! Eh, may sakit si Clay, di ba? Naku! So, magiging kasalanan ni Ibarra kung may mangyayari kay Clay dito. Naku, Ibarra! Sabi ko sa'yo. Basta yung mga damit nilang ano, mamahalin.
Ang ganda ng music, no? Napakasaya nito, hindi ba, Miss Clay? Ah. Opo, sir. Pero, lumalamig na rin po eh. Tara, sumilom na tayo ulit. Mamaya na. Nais ko pong tumayo dito habang malinaw pa sa aking isipan ang alaala ng aking ama. Naalala niyo yung tatay niya. Wala na. Kahit kailan na hindi ko na makakasama at makikita muli ang aking ama, kay bilis ng paglipas ng aking kabataan. Masaya, ngunit malungkot na alaala na lamang ang lahat ngayon, Miss Clay. Lagod yung Clay. Halaka. Yun na nga, natumba na. Halaka, Ibarra. Ligo pa more! Ligo pa sa ulan more! Nagre-reminis kasi si Ibarra sa tatay niya. Hindi niya kasi alam na masama na talaga yung pakiramdam ni Clay. Ito ni Barbie, oh. Binuhat ni Dennis Trillo, oh. Mga dong! Ako! Ano nangyari sa inyo? Ba't basa kayo? Bigla na lang siyang nahimatay at ngayon, inaapoy ng lagnat. Kukuha po ako ng tuwalya at bimpo. Mga dong, pakitawag na rin si Manang Dolor para may katulong siya sa pagpalit ng damit. Sige po! Tara, Aling Dolor. Bilisan po natin. Kailangan po ng tulong ng pinsan ni Senyor. Baka magagamot si... Bakit? Ano bang nangyari? Dolor. Sakit po siya. Mga Atong, magandang gabi ho. Andiyan ho ba si Ginoong Ibarra at Binibining Clay? Maaari ko ba sila makausap? Hingin po sa mga anak ko. Sisa, bumalik ka na lang. Dahil yung dalagang hinahanap mo may sakit. Masamang pagkakataon ito. Ano? Ay, tira kanina. Parang timing. Ginoong, saan ko ba ilalapit ang mga anak ko? Hala. Akala niyo siguro may iisahan niyo ako. Matatakasan niyo ako. Na may iisahan ako ng Ibarra ngayon. El Simburguesa de Ibarra. Simula na dumating siya, wala nang ginawa kung hindi kalabahanin ako. Kayong dalawa, walang titigil sa paglilingkod dito hanggat hindi nyo nababayaran yung salaping ninakaw ninyo. Hindi ko po talaga ninakaw yun, Friday! Hindi po ako masama! Hindi po ako magnanakaw! Manahimik ka! Nagsisinungaling ka pa? Hindi po nagsisinungaling ang kapatid ko! Nainuwala po ako sa kanya! Nagsasabi po siya ng totoo! Yan yung totoong nagnakaw eh, di ba? Yung sa Kristan. Uulitin ko. Walang titigil sa paglilingkod dito hanggat hindi nyo nababalik yung salaping nawawala. At kung hindi mangyari yun, baka mapatay kita sa palo, Crispin. Sige na, matrabahan. Imagine yung labas. Trauma sa mga labas bata. Ang babata pa niya tapos ganyan yung mga sinasabi sa kanila. Labas! Mataas ang lagnat niya, kaya kinakailangan bantayan siya hanggang sa mawala ang kanyang lagnat.
Maraming salamat po ulit sa pagpunta, Manang Dolor. At pasensya na at naabala pa kayo. Walang anuman, Señor Ibarra. Hindi ka naman na naiiba sa akin. Ako ang nagpaanak sa iyong ina. Basta bawat oras, kailangan palaging punasan ng bimpo at nang mawala ang init. Sandali Papa. Lamang at papalitan ko ang tubig. Papa. Kasalanan mo kasi yan, Ibarra. Ang maos yung boses ko. Bagong gising yun. Ma? Hala ka. Miss Clive? Magso na umuwi. Ano na nag-iinip pa tayo? Ayaw mo na dito. Miss Clive? Ako ito, si Ibarra. Kailangan mong magpahinga. Ang ganda ng baul, oh. Sorry. Out of topic ako. Renato? Mang Renato? Mang Renato, nakita na ho ba ang kurat ang mga anak ko? Oo, kanina. Oh, saan ka pupunta? Titingnan ko lang ho sana yung mga bata. Maaari ho ba? Abala sila sa kanilang mga gawain. Huwag mo na silang abalahin pa. Umuwi ka na at doon mo na lamang sila hintayin. Sinaktan ho ba sila ng kura kanina? Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ng ganyan ng kura. Umuwi ka na kung ayaw mong isumbong pa kita sa kanya. Kayo na hong bahala sa kanila. Huwag na huwag niyo ho silang papabayaan. Huwag niyo ho sana silang saktan. Kawawa sa Simsa. Nanay kasi siya, tapos madaliit pa yung mga anak niya, tapos sinasaktan. So... grabe yung ano sa kanan nito, parang pag-aalala. Alam niyo naman yung mga nanay, kahit nga matanda ni mga bata eh. Wow, pinuntayan siya ni ano, Ibarra. Tare, Princess Yorn. Lakas mo ka, princess, ng mga higaan nila dati, ng mga kortina, tsaka ang lapang. Ano nangyari? Hinimatay ba ako? Hindi, girl. Charot. Sabihin sa akin. Hindi si Ibarra. Hoy! Ano yan sila? Hindi yan sila... Ikaw. Mag-aano ng mga babae. Ala, kala niya si Ibarra. Ala! Hoy! Conservative sila dati. Akala niya talaga si Ibarra nag-isa kanya. Ang filler ng dating niya dito. Tingnan mo yung... Hoy! Sira. Tapos na. Bilis ng oras. May kandila ukol sa mga karunawa. Oh, sigur sa pamtasyo. Mag-iingat kayo, ha? Ganun kalaki, kuya. Ayoko umuwi. Nahihiya at natatakot ako kay inay. May pakanta-kanta ka ba? Umibig ka na ba? Ako? Magkakagusto sa isang taga dito. Tanda na kaya nila.
Hindi ko naman planin yung love dito. Maloko! Oh my gosh! Parang makapal talaga sila dito sa kwento, no? Si Ibarra tsaka yung modern na Maria Clara. Ay nako, parang hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Pero sana, sana hindi sila magkatuluyan. Kasi sa istorya, si Maria Clara talaga tsaka si Ibarra. Okay na ako dun kay Clyde tsaka kay Fidel talaga. Bagay na bagay din sila. Although, sinasabi ko sa inyo, crush ni Barbie in real life si Dennis Trillo. Pero hindi naman nagmamatter yun kasi may jowa naman na si Clyde. Tapos si Barbie, tapos si Dennis Trillo is kasal na. May family na, di ba? Sila ni Jenil. Tama ba? Jenil Mercado. Baka mali-mali mga chika ko dito. Meaning niyan, hindi ako masyadong marites. Okay, guys. Ayun. Natapos na natin din for today. Maraming salamat sa mga nakatapos ng reaction video na to. Sa mga umabot dito. Especially sa mga OFWs natin, mga kaibigan dyan. Hello sa inyo. Shoutout sa inyo dyan. Nababasa ko yung mga comments nyo, guys. And nakakatuwa. Thank you so much. And ano pa ba? Bukas ulit. Panoorin natin yung susunod na kabanata. Dahil kaabang-abang yung mga nangyayari. And once again, shoutout sa mga kaibigan ko sa Divas of the Queendom na group chat, yung mga admins natin dyan din. Maraming salamat sa support nyo palagi. Ayun, thank you so much once again and hope to see all of you guys in my next video. Bye!